alis at araw ng pagdating ni Father Lahi at ni Elder Ben. Ito po ay ating isineselebrate taon-taon sa loob ng isang buwan. Ito po ay pagpapakita ng utang ng loob, pagtatanaw ng utang ng loob at pasasalamat sa dalawang lalaking nagsakripisyo para lahat tayo ay mamulat sa katotohanan na mayroon lamang nag-iisang Diyos, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi ho sa Roma 16:17-18, mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo na bantayan ninyo ang mga gumagawa ng pagkahati-hati at naglalagay ng hadlang sa inyong landas. Mga aral na labag sa mga aral na tinanggap ninyo. Lumayo kayo sa kanila, pagkat ang mga taong tulad nila ay hindi talagang naglilingkod kay Kristong ating Panginoon, kundi sa sariling kapakinabangan. Dinadaya nila ang mga walang malay sa pamamagitan ng mga magagandang pananalita at pambubola. Ito ang nangyayari ngayon, mga kaibigan at mga kapatid. Maibenta lang ang kanilang inilalatong langis. Mga kaibigan at mga kapatid, naglipa na nga ang mga kampon ng Diablo. Sa Facebook, mababasa nyo ang mga mapaglinlang nilang mga post. Katulad yung nabasa ninyo, noong isang araw tungkol nga sa ating kapatid na gumaling sa cervical cancer nang dahil sa paggamit ng banal na langis ng buhay. Pero bumalik na daw ho yung kanyang pagdurugo dahil pumanik siya kay Brother Rowell. Totoo naman po na bumalik yung kanyang pagdurugo. Pero ang nakakalungkot ay ibinalita nila nitong mga original daw na back to Christ na siya ay namatay na. Mabuti na lang ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo ay hindi natutulog at nakikita niya kung ano ang totoong nangyayari. Di niya tayo pinababayaan. Si Sister Nati ay kausap ni Brother Rowell nung nakaraang araw at ibinalita niya na siya ay magaling na dahil sa ipinadala ni Brother Rowell na bagong power ID at power password. Narinig niyo rin siguro yung sinasabi ng isang coordinator na gumawa daw si Brother Rowell ng fake. Paano ba pagkasabi niya? Piki power password daw ang ginawa ni Brother Rowell. Piki daw, piki. Ngayon, mga kapatid ko, malubha yung sakit ni Sister natin. Kung piki o fake yung power password or power ID, ay di sana hindi na natin narinig ang kanyang patutuo na siya ay buhay na buhay pa. Talagang ang mga taong ito ay gagawin ng lahat para mapaniwala tayo na sila ang totoo at para maibenta ang kanilang kalakal. Yung nangyari nga sa Pangasinan, kahit sa akin, nag-text yung kapatid natin na tinawagan yung asawa nung namatay. Ibinalita nga daw po na noong gumamit ng lumang banal na langis ay malakas pa ang kanyang asawa. Pero noong gumamit siya ng bagong langis na ipinautang pa nga daw nung taga Rosales, ay unti-unting nanghina hanggang namatay na. At ang sabi nga daw niya ay wala na palang bisa yung langis nila. Ang ipinagtataka ko sa mga taong ito, bakit noong narinig nila sa radio ang kwento ay nagagalit na sila? Biglang binabawi ang yung kwento, mali daw. Sinungaling daw yung nagsasalita sa radio. Di ba dapat ang paggalitan nila doon ay yung asawa ng namatay dahil siya ang magbalita? Baka there's something behind. Di ba? It's under the table. You know, walang ipinagkaiba sa nangyari sa circle. Na okay na ang lahat. Bayad na tayo. Tapos hindi daw pwede sa amphitheater. Bigla nilang gagamitin ng mga original daw na back to Christ. Samantalang maliwanag na hindi pa daw nakukuha yung date na yon. Ngayon ibinigay yung volleyball court. Pinapili pa nga tayo, basketball court or volleyball court. Bakit kinabukasan na hindi na pwede? At ang ibinibigay ay yung walang bubong. Kung i-analyze nyo ang mga pangyayari, parang may galawang hindi ka nais-nais. Pero ganyan talaga ang Diablo. Magaling mang asar,
para tayo ay pag-away-awayin at diyan siya masaya. Kaya siguro hindi na rin tayo pinahintulutan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na mga pagdao sa Quezon City Circle. Dahil ito rin po ay kalooban niya. Ayaw niyang mag-cross ang ating mga landas. Mga kaibigan at mga kapatid, ang kampo ng Diablo ay talagang busy-busy sa kanilang mga business. May nagsend nga sa aking messenger ang video ng isa nating kapatid. Ang sabi niya, umalis na daw sila doon sa revelation na yon. At ang iba nga ay nag-born again na daw. Bakit? Dahil tuwing araw daw ng Sabbath ay pinipilit sila na bumili ng kanilang langis. Ang sabi nga ay hindi naman daw sila nagsisimba para bumili ng langis, kundi upang maglingkod sa buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang sabi pa nga ng isang member ay uubusin daw nila yung pera nila dahil pinipilit sila na bumili ng kanilang langis. Kaya umalis na rin sila doon. Nakakalungkot at nakakapanghinayang ang mga taong ito na tinipon ni Father Lahi at ni Elder Bear. Dahil lamang sa kanilang kalakal ay lumalabas sa kawan at bumalik sa dating pananampalataya ang mga kapatid natin. Dahil nasa iba na ang narinig nilang mga turo at aral. Nakakonsentrate na sila sa kanilang ibinebenta na ito daw ang susi ng kaligtasan. Ginagamit nila ang salitang kaligtasan para makaakit at malinlang ang mga tao. At itong mga mahihina ng pananampalataya ay kanilang napapaniwala. Mga kapatid ko, ang banal na langis, ang siyang instrumento ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, kung kaya't nandito tayo ngayon, hindi natin yan maipagkakailan. Pero ang banal na langis din ang naging dahilan kung bakit naihiwalay ang iba nating mga kasama dahil sa kanilang sariling interes. At dahil sa sariling interes, kahit makasakit o makapanira na sa kapwa ay okay lang, basta't bumenta ng langis. Ang mahirap nito, ginagamit din ang pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, para mapaniwala ang mga tao na nasa kanila ang katotohanan. Ikinakalakal nila ang salita at pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat upang kumita. Ang banal na kasulatan ay may sinasabi, itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo kapag mali ang turo. Kaya huwag niyong pagsasalitain sa inyong revelation o huwag niyong papapasukin yung iba ang dalang turo. Ano ang turo at aral ni Father Lahi? Na mayroon lamang nag-iisang Diyos, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Tito 1:11, kailangan pigilin sila sa kanilang ginagawa sapagkat ginugulo nila ang sambahayan. Kumita lamang ng salapi ay nagtuturo sila ng mga bagay na hindi dapat ituro. Ang sabi naman sa Tito 1:16, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinabubulaanan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam at suwayin at hindi nararapat sa anumang mabubuting gawain. Mga kaibigan at mga kapatid, maraming salamat po.